ito, marami nagtatanong, anak ko ba talaga si Pierce? Well, to tell you the truth, anak ko talaga si Pierce. Dahil marami nagtatanong sa inyo, kayo na ba ni Isabel? Well, to tell you the truth, ito na talaga, sasabihin ko na. Ano po, it's your boy Nedez, aka Boy Angas. Welcome to Malap Point! So for today's video, naisipan ko, sasagutin ko na yung mga madalas na katanungan nyo, no? Yung mga sasagutin kong tanong dito, ito yung mga madalas ko nakikita sa comment section. Nagtanong din ako sa IG, sa Twitter kung ano gusto nyo itanong. Pero pinili ko lang dun yung mga nakikita ko madalas. So yeah, without further ado, let's do this, boy! So una, sa balota, ito nakikita ko lang madalas sa, ano, sa comment section. Ito, sino nag-i-edit ng vlogs mo? So ang editor ko talaga, ang pinaka malupit na editor sa buong mundo, siya ay walang iba kundi si Ned. Hindi, biro lang ako talaga, ako po editor ng mga vlog ko. And kung gusto niyo magpa-edit, just email this right here. And yun, ako nag-edit ng vlog ko and may mga nagpapa-edit na sa akin. Talagang natutuwa lang ako mag-edit. It's my favorite thing to do, editing. So I'm the editor. So ito, marami nagtatanong, anak ko ba talaga si Pierce? Well, to tell you the truth, anak ko talaga si Pierce. Nagtataka kayo kung bakit di ko siya nakakasama ngayon madalas sa vlog. Kasi nasa ibang lugar siya ngayon and ako rin nasa ibang lugar. So lockdown. Kung namimiss nyo na si Pierce, ito, papakita ko sa inyo. Wow. So yan, love na love ko yan. Isa yan sa mga rason kung bakit ako ano nagsisipag sa buhay. Kaya yun, I love you, Pierce. Ito, bakit ka nagpakulot? Kasi dati straight buhok ko, hindi nyo alam. Yan o, naging kulot. Pero sa totoo, kulot talaga ako, boy. Hindi ako nagpakulot, nagpa-straight lang ako dati. Tinesting ko lang. Ito naman yung ano eh, the inborn hair eh, yun o. Kulot po talaga ako, hindi ako nagpakulot. Kaninong version ng your universe ginagamit mo? So, kung nanonood kayo madalas ng vlog, yung kantang your universe, madalas ko ginagamit yun pag ano, kinikilig kami ni Belle, gano'n. Yung version na yun ay kay Boris Room. So, parati ko naman nilalagay siya sa description. Magbasa kasi kayo ng description. Puro kayo nood eh. Pero yun nga, si Bori. Hi, shoutout kay Bori, what's up? Sa kanyang version ng Your Universe yung gamit ko kay Boris Room. Ano yung ginagamit nyong madalas sa kilig moments? So, ito nakikita ko rin yun. Siguro yung kanta. Yung ganon. Dance With Me po yung title nun by B. Badubi. So, half Filipino siya. And maganda yung mga kanta niya. So, ito, marami rin nagtatanong tips paano malagpasan ng med course. So siguro tinatanong nito yung mga med course, yung mga medtech, ganun, nursing, rad tech, physical therapy, marami pang iba. Siguro yun yung tinatanong nito. Ma-advise ko lang is, lumaban ka lang. Mahirap talaga yung mga course, walang madali. Kaya, kahit anong course pa yan, ang masasuggest ko lang is lumaban na kayo araw-araw. So do your best, never give up, just do it. Puro mga ano, pang tagline, pero hindi, totoo yun. Huwag lang kayong gi-give up. Tuloy-tuloy lang laban, kahit nahihirapan, para sa kinabukasan naman yan. Yun lang yung masasuggest ko. Keep going! Anong kurso ang natapos mo? So, natapos ko is nursing. So, ako po ay isang nurse. May mga nagtatanong din kung bala ko ituloy ang nursing. Sa ngayon, gusto ko munang i-pursue yung vlogging kasi ito talaga yung napupusuan ng puso ko. Wow, napupusuan ng puso. Ang drama. Pero yun nga, don't get me wrong, malaki na sweldo ng nursing, lalo na sa abroad. And yun ay isang marangal na trabaho. But for now, vlogging is the game and Ned is the name. Kasi maraming times na sa buhay ko na, alam mo yun, may pangarap ako tapos di ko tinuloy. Hindi naman ako nagsisisi. Pero alam mo yun, I learned from my mistakes before. Nung bata kasi ako, gusto ko maging ano, PBA player, ganun, basketball player. Pero yun nga, ang daming sasabing mahirap, ang daming sasabing hindi mo yun kaya, hindi mo magagawa yun. Daming gusto maging basketball player sa Pilipinas pa lang. So, yun, hindi ko pinaglaban yung pangarap ko na yun. Pero yun, ngayon, ito, vlog
vlogging yung pangarap ko. Simula nung bata pa ako, nagbibideo na ako. Kung di nyo alam, papakita ko sa inyo. Hey guys, it's called Rush. There's two for game. There's two sides. So, yun, bata pa lang din ako, nag-edit-edit na rin ako. And sabi ko sa sarili ko, why not? Why not? Why not pursue your dream, 'di ba? Kung ngayon naman talaga pangarap mo, ba't di mo ipaglaban, ba't di mo papatuloy? Ito tayo ngayon. Everyday pinapaglaban natin ang pangarap. And naniniwala kasi ako pag gusto mo talaga, talagang mangyayari. So ito, gusto ko talagang vlogging. And gusto ko maging 10 million subscriber, 50 million. Pero ano, ang sarap lang. Parang parati ko lang iniisip na ang saya pag 10 million na, ang saya pag 50 million na. Diba? Parang iba yung feeling nun eh. Pero sobrang saya ko na nandiyan kayo. Magto 200k na tayo and ang dami na nun, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. And salamat sa walang sawang suporta niyo lahat. And sana nag-enjoy kayo parati sa mga video. Ito lang tayo, ito lang gawa-gawa lang ako ng video. And nag-enjoy naman ako sa paggawa. Sana kayo din nag-enjoy sa pananood. So ito, may tanong dito, what life lesson you learned the hard way? Yun nga, gaya na sabi ko nung bata ako, pangarap kong maging professional basketball player. Pero yun, dahil nga maraming sabi hindi ko kaya, mahirap, di ba? Hindi ko tinuloy. So, ayun, siguro natutunan ko is kung talagang may gusto ka na pangarap, habulin mo! Habulin mo! Abutin mo! Grab it! Talagang, alam mo yun, kahit sinasabi ng iba, di mo yan kaya! So, sobrang hirap yan, dami ng vloggers sa Pilipinas! Tapos ikaw gusto pa maging vlogger. Pero yun nga, huwag ka lang titigil, tuloy-tuloy ka lang. Just take your own pace. Alam mo yun? Yun siguro, life lesson. Tsaka, isa pa siguro is, kung magde-decide ka sa buhay. Kasi di ba may mga times na magde-decide ka kung ito ba, pipili mo o yan. Pag may pinili ka ng isa na decision, maging maganda man yung outcome o hindi, panindigan mo siya. Panindigan mo lang yung decision na yun. Kasi hindi mo naman alam kung ano ba talaga sa kanila yung mas better na decision, di ba? Kung if ever man dumating sa point sa buhay nyo na may kailangan kayong pagdesisyonan. Kasi madalas ganun yung decision eh, dalawang option. Pag may pinili kayong isang option dun, sa dalawa, siguro, piliin nyo yung talagang nasa puso nyo. Ito talaga eh, ito talaga gusto ko eh, ito talaga ang gusto kong decision eh. Tapos panindigan nyo lang, mahirap man yung pinili nyo, panindigan nyo. Huwag kayong magsisi na ito, ay ba't ito yung pinag-desisyon ako nun? Ba't ito yung pinili ko? Para panindigan nyo lang. Yun lang, yun siguro yung mga life lesson na natutunan ko the hard way. Ba't biglang ano dito? May nagtanong dito mga lods, mga kaangas. Crush mo ba si Isabel Lasso? Totoo lang, oo. If you wanna dance, then... So, nabasa niyo po kung sino yung nagtanong. Sana crush niya rin po ako. Comment down below kung crush mo rin ako. Tapos ito na, last question. Dahil marami nagtatanong sa inyo. Kayo na ba ni Isabel? Well, to tell you the truth, ito na talaga, sasabihin ko na. Hindi pa. Pero, ewan ko, kung trip niya rin ako, edi on the way na tayo doon. Parati nyo tinatalo ka, mas excited pa kayo sa akin ah.
Well, anyways, mga boy, diyan ko natatapusin ang aking vlog. Sinagot ko lang naman yung mga madadalas yung tinatanong. Kasi hindi ko nasasagot parati sa comments eh. Pero nababasa ko yung mga comments. And sobrang thankful ako na nanonood kayo parati. And hindi kayo nagsasawa. Yeah, road to 200 kayo na tayo, mga boy. Malapit na, onti na lang. Mag-subscribe kayo, puro kayo nood eh. Well, anyways, sa mga nag-subscribe, salamat. Sa mga hindi pa, mag-subscribe na kayo. Hanggang sa muli, this may be farewell, but this is not a goodbye. See you on my next vlog, boy!